Welcome back to my channel. It's Camille Romero. Ayan. So yes, today isuot ko yung mustard na hoodie, no? Para naman bagay siya dito sa i-review natin today. So as you can see on the title and dyan sa thumbnail, meron tayong i-review na cellphone. So before we start, disclaimer lang, no? Please bear with me. I'm not an expert when it comes to tech vlogs, mga gadgets, ganun. Sobrang bago pa lang ako dito, guys. Actually, hindi na ako gumagawa ng mga ganitong contents. Pero sobrang thankful pa rin ako na isa ako sa mga unang nagkaroon ng access dito sa bagong series na inilabas ni Realme. So without further ado, mag-i-start na tayo. Ito yung cellphone. Ayan. If ever na nakafollow kayo sa mga social media accounts ko, lalo na sa Instagram ko and TikTok, ayan, nagkaroon ako ng mga sneak peek doon about sa unboxing niya and then sa price niya kasi nauna ko yun nilabas bago itong vlog or yung review na to. So, kung hindi ka pa nakafollow sa akin, it's time. Charing. So, as you can see, wala na siyang plastic kasi na-unbox ko na siya doon. Pero, binalik ko pa rin siya sa loob, no? Para lang dito sa video na to. So, magkakaroon pa rin tayo ng konting unboxing dito na konting-konti lang naman, no? Para lang doon sa mga hindi nakapanood ng stories ko and nung sa TikTok. Touching ako. Hindi pa rin. So, ayan. Ayan siya. Ito yung box niya. Meron tayo ditong Realme 8. Ayan. Tapos, dito naman sa likod ng box is yung mga konting specs niya. So, mamaya iisa-isay natin yan. So, upon opening the box, ayan, ganyan yung itsura niya. So, meron tayo dito, hey, welcome to Realme family. Ayan, thank you so much po, Realme Philippines. Dito naman sa likod is, let's embrace a new journey. Pag inopen mo siya, SIM ejector natin or yung panundot nga, no? Yung pambansang panundot. Ayan. Tapos, dito naman sa loob is yung kanyang free na jelly case. Next naman is yung kanilang quick guide or yung mga manual niya sa loob. So, next naman is yung mismong phone. Ayan. Nilagay ko lang talaga siya ulit. Actually, 2 weeks ko na siyang ginagamit and ginawa ko siya talagang main phone ko. Pero, binalik ko lang siya ulit. Para ma-appreciate pa rin natin, di ba? Ayan. So, mamaya na natin ito i-open. So, meron tayo dito na dark charger nila na 30 watts. And then, next is yung kanilang USB Type-C. Eh, binalik ko lang siya ulit. So, ayan lang yung laman niya. And then, ito na yung pinaka-phone. Ayan, wait lang. Open natin. ASMR. Ayan siya, guys. By the way, I got the Cyber Black color. Actually, dalawa. Actually, dalawang variant or dalawang colors yung meron si Realme 8. Isang Cyber Black. Ito yung Cyber Black. Ayan, and then isang Cyber Silver. Ayun, I got the Cyber Black with 8GB and 128 na internal storage. Sobrang ganda. Actually, kung papipiliin nyo ako dito sa Black and sa Silver, parang mas bet ko talaga yung Black. Kasi talagang mas social siyang tignan. Ayan, and meron din siya ditong Dare to Leap na nakalagay. Ayan, nagko-color rainbow siya kapag natatamaan ng araw or kahit ng ilaw lang. Ayan, magpa-flash ako dyan sa screen. And then, ayan, sa makikita nyo, glossy siya. As you can see, mas madali siyang kapitan ng mga fingerprint. Lalo na siguro kung pasmado kayong tao, ayan. Pero hindi naman na siya big deal. Kasi lalagyan naman natin siya ng case. So, ilalagay ko na yung case niya kasi baka magasgasan ko siya, natatakot ako. Sobrang nipis niya lang and sobrang gaan niya. Hindi siya ganun kabigat. At hindi rin siya ganun ka-uncomfortable kapag kahawak mo siyang ganyan. Ayan. O yung weight niya kasi, guys, is 177 grams. And yung nipis naman niya is 7.9 millimeters thickness. Ayan. And sobrang handy niya lang. So, sa ibabaw, meron tayong microphone. Sa right side naman, guys, is meron tayong volume button, power switch niya, or yung power button niya. Sa left side naman, makikita niya yung SIM card tray niya with 3 slots for SIM card. And pang third one is for SD card or micro SD card. So, sa bottom naman, makikita nyo dito yung USB Type-C port, speaker, and then yung headphone jack. About naman, dito sa kanyang display, guys, meron siyang 6.4 Super AMOLED display. And meron din siyang 1080 by 2400 na pixels. Ayan, sobrang ganda manood dito. Lalo na pag nag-Netflix kayo or nanonood kayo ng K-drama, as in sobrang satisfying manood sa kanya kasi sobrang full screen na niya. Sobrang lakas din ng audio niya. Ayan, wait lang, ilalagay natin siya sa screen. Ayan.
naman kay Realme 8 is meron na siyang in-display fingerprint sensor. Ayan, hindi na siya nasa likod, hindi na siya nasa gilid. Nandito na siya mismo sa display. Ayan. So, ayan, kapag tinatry mo naman siya, sobrang accurate naman nung kanyang fingerprint. And actually, guys, nagulat ako kasi meron din siyang face ID or face recognition. And sobrang accurate niya rin, guys. Ang bilis na lang makakatch up ng face recognition. So, sa camera naman, alam ko naman na ito talaga yung isa sa mga inaabangan nyo rin, no? When it comes to phone, di ba? Yung camera niya, guys, is apat na siya. Quad camera na siya, and dito lang siya sa gilid nakalagay. So, sobrang modern niya na, as in, pang 2021 na talaga yung pinaka-design niya. Ayan. So, dito sa camera, meron tayong 64 megapixel main rear camera or yung primary lens. Next is 8 megapixel ultra-wide and dalawang 2 megapixel para dito sa macro lens and sa depth sensor. Dito naman sa front cam, guys, meron tayong 16 megapixel na front camera or selfie camera. Sobrang linaw niya pa rin, as in talagang palag-palag siya, guys. Ayan, ipa-flash ko sa screen yung mga nakuha kong selfie sa kanya kasama yung mga indoor and outdoor na nakuha kong sample ng pictures using Realme 8. Sobrang ganda ng quality niya. Sobrang ganda na quality niya for its price, as in talagang nagulat ako kasi talagang pang gaming rin tong phone na to. Actually, yung battery niya is meron siyang 5,000 milliamp battery. As in talagang very good job sila dun kasi sobrang nipis ng phone na to. Pero ang taas na kanyang milliampere battery. Sobrang highly recommended talaga tong phone na to kapag gusto niyo yung budget phone lang. Pero palag-palag siya. Actually, itong phone na to is perfect for gaming phone talaga siya. Naglalaro ako dito sa Realme 8. Hindi ko talaga mapapansin na naka-Android ako. Kasi diba, from iPhone to Android, masasabi mo na malaki yung difference niya. Pero nung ginamit ko na siya, as in hindi ko napansin na Android pala yung gamit ko. Sobrang smooth niya when it comes to gaming. Ito kasi yung ginamit kong primary phone for almost 2 weeks, no? Kasi talagang dito ako naglaro. Bilis siyang mag-charge and sobrang tagal niyang malobat. Meron siyang 30 watts na dart charger. So sabi nila, from 0 to 100%, 65 minutes lang daw yung pag-charge sa kanya. Sobrang bilis nun. So talagang highly recommended ko sa inyo to if naghahanap kayo ng mga pang-gaming phones. Na budget-friendly lang. Less than 20,000 lang to, guys. Ayan, ilalagay ko yung official link dyan ng Lazada sa description box if ever na interested kayo. So yun, guys, that's it for today's video. Sana naintindihan nyo yung mga sinabi ko, no? And don't forget to like and subscribe on my YouTube channel kung hindi ka pa nakakapag-subscribe. Follow me and stay tuned for more videos. Bye!